Bata matigas ang ulo. Andyan ka na naman. Nakatutok ka na naman sa iyong cellphone. Ayaw mo na naman tantaran ng pag-YouTube, Facebook, Mobile Legends at TikTok. Ginagalit mo talaga ako. At ito pa, nakita kita. Hindi ka kumakain ng gulay. Hindi ka rin natutulog ng maaga. At hindi ka rin nananalangin kay Papa God. Hindi ka rin gumagawa ng assignment at module mo. At ayaw mo rin daw pumasok sa face-to-face classes mo. Ano, bata matigas ang ulo? Gusto mo na ba talaga dukutin ko na yung mata mo? At puputul-putulin ko ang katawan mo. At kukunin ko ang laman loob mo. At ito pa, isasama ko na rin ang nanay at tatay mo, ang lolo't lola mo, pati na mga kapatid mo. Isasama ko na sila at igigisa ko na kayo ng sabay-sabay. At isa pa, matagal na kitang binabantayan mula sa inyong bintana, sa ilalim ng kama nyo. Ihilahin ko ang paa mo sa aparador at drawer nyo. Bubulakin kita sa CR nyo, sa madilim niyong pintuan at nakasilip din ako sa kisame niyo. Kaya ikaw, bata ka, bawasan mo na yung pagsiselfone mo. Tigil-tigilan mo na yung pagsiselfone mo. Dahil kung hindi, talagang kakainin kita. Galit na galit ako sa mga batang tamad magsulat, magbasa at magbilang. Hindi nagdidiktik ng daruan. Hindi tumutulong sa gawaing bahay. Yan mga batang ganyan, yan ang paborito kong kainin. Kalinam-lam ang kanilang karne. At gustong-gusto ko sa bawa ng kanilang buto-buto. Malasang-malasa rin yung dobo ang kanilang lamang loob. Kaya ikaw, bata, maging mabait ka na. Dahil kung hindi ka magiging mabait, ay talagang kakainin kita at dadalawin kita sa panaginip mo. Maiihi ka sa banig at kama nyo kapag nakita mo ko. Kaya sige lang magpasaway ka para makakain na naman ako ng bata. Matagal-tagal na rin huli ako nakakain ng batang pasaway. Kaya ikaw, natatakam na naman ako sa'yo. Inaabangan kita sa bibim, bata.